Malapit ang nasaksihan ng isang pamilya ang pagsisimula ng pagsabog ng Bulkang Taal noong isang linggo. Kabilang sila sa mga turistang namamasyal noon sa mismong bunganga ng bulkan. Narito ang kanilang kwento. January 11, dumating sa Pilipinas ang balikbayan na si Michaela at ang kanyang nobyong si John. I was here, it was in 2007. I was like 12. I brought John with me so he could meet some family. I first visited the volcano from Tagaytay and I was super intrigued when I found out that you could hike it. The idea of like swimming in a volcanic crater is different experience. Never experienced something like that before. Gusto ko talaga dalhin sila sa Taal. Ang dinaanan nila ang secret trail kung saan mapupuntahan nila mismo ang bunganga ng Bulkang Taal. 10:30 ng umaga, namangka ang kanilang pamilya kasama ang tour guide na si Elmer. Yay! Alas 11 ng umaga, nakarating sila sa jump-off point at sinimulan na nila ang pag-trek. We made it! Thinking that you could have gotten a horse. Like I told you, we can't even see the horse anymore. Sulit naman daw pagdating sa viewing deck. I wanna swim. It's like smoking over there. Bandang 12:30 ng tanghali, may pumukaw ng kanilang atensyon, puting usok. Maliit lang, parang pataas lang siya. Sabi ni Elmer, parating ganon, hindi yan out of the ordinary. Normal lang, kaya siyempre tuloy lang. Medyo nagtagal kami sa viewing deck kasi nag-decide kami kung kukuha ng kabayo. Sakay ng kabayo, itinuloy ng mag-anak ang pagbaba sa crater mismo. Pero pagdating ng alauna ng hapon, ang kanilang dream vacation nagsimula ng maging pangungot. Buti pinaiwan ako ni Ma'am Denise. Kasi nung sila'y lumulusong na doon sa matarik na part, dumungaw ako doon sa loob ng crater. Nakita ko, may usok na. Malakas yung usok, hindi yung normal na usok. See the smoke. Itim ng lumalabas na buga, tapos tumatakbo siya na parang mitya ng 5-star, yung mga labintador, ganon. Oh my God, so we are going back up. Denise! Guys, what's happening? Smoke is strong. The volcano's erupted. No, don't say that. John! What? Are you okay? Yeah, well, like, you know what's up? Do you know why we can't leave? I heard some calling and back and forth, and then suddenly the guides turned around and started leading the horses back up pretty quickly. Bakit matatapos kayo? Delikado? Delikado. Oh God! Oh God, we're going up! Oh God! Sigaw ko na sigaw, bumalik na kayo, bumalik na kayo. Makalipas ang kalahating oras. Where's Denise? Walking. Walking? Then may naramdaman kaming earthquake. So sabi namin, Yung natakot talaga kami is narinig namin yung sabog. Boom! Get on that boat right now. 1:45 PM, nakasakay sila ng bangka. Ilang saglit pa. Natakot talaga kami is nung nakita namin yung ibon, yung daming ibon na biglang lumipad. For me, that was really startling just because sometimes humans overreact, but the animals, generally, they know what's going on. And so all these birds taking off suddenly and flying off, it was, I think I started to get a little bit more nervous. Mom, the volcano is almost erupting! 2:15 PM, ligtas na nakatawid ng lawa ang mag-anak. We saw the smoke change. More, there's more. Keeps coming. It's lava! Whoa. Oh, God, all those horses on that island. There. Stop taking video, just go! Si Benny, sabi niya, tara na, tama na mag-video, tama na yung kwento. I don't wanna die, let's go. Huwag na tayo magtagal dito, baba na tayo sa Manila. 2:30 PM noon, itinaas na ang alert level 2 sa Taal Volcano. Sa pag-usad ng oras, lalo pang nagalit ang bulkan. Palakas ng palakas ang ibinubugang usok at abo na sinabayan pa ng kidlat. Minsan pa, naghasik ng lagim ang isa sa pinaka-active na volcano sa buong mundo, ang small but
terrible Taal, yung natatanaw po ng mga turista mula rito sa Tagaytay, maliit na bahagi lang ng bulkan. Dahil lang talagang malakas na puwersa nito o yung kulo ng bulkan nasa kailalim-laliman. Noon pa man, sadya ng napakamapanganib ang Bulkang Taal. Wala nga raw dapat nakatira sa Volcano Island. Kalahating milyong tao ang apektado ngayon, pero hindi lang sila ang nahihirapan. Higit lalo na ang mga hayop na naiwan. Sa Volcano Island, tinatayang 3,000 mga kabayo ang naiwan. Sina Michaela at Denise, labis ang pasasalamat sa mga kabayo at sa kanilang guide na si Elmer. Kung hindi raw dahil sa kanila, baka wala na sila. I really hope there are more of them that are okay and still alive. There can be more restrictions, hopefully, to keep them safe. It was the horses that saved our lives. It was also Kuya Elmer na naiwan siya sa taas. Kasi kung bumaba siya kasama namin, wala nang oras tumakbo or alam mo yun, kasama ko yung anak ko. Pero si Elmer, matapos niyang tulungan ang grupo ni na Michaela, sarili naman niyang pamilya ang kailangan niya ngayong ilikas. Sa ngayon, nakikitira si na Elmer sa bahay ng kaibigan ng kanyang anak sa Lipa, malayo na sa peligro, bagamat walang kasiguruhan kung paano sila magsisimulang muli. Nabalitaan ni Denise ang nangyari kina Elmer, kaya binalikan niya ang magiting nila guide. Elmer, you're here! Para magpasalamat at mag-alok ng tulong. Kung hindi sa'yo, hindi ko alam kung anong nangyari sa amin. I just want to say thank you. Kailangan ko po talagang gawin yun. Masaya sila, masaya ako. Pauwi tayo ng maayos.